setting up. We'll rock again. Balangasin. Here we go again. So, uso daw kasi ngayon yung medyo bitin na pants. Bibitin natin pa. Isa pang bitin. So, ano lang tayo? Topic natin ngayon, work attitude. So, what is the right attitude towards your work? Towards your boss? Towards your co-employees? Towards your clients? Okay, so we'll see that later. Narito tayo sa Balanga City Hall at katatapos ng part natin, meron tayong dalawang kinuwang speakers. So, balita po kami magtotalk. Ganda rin itong isa, kay Sir Harold, Brother Harold. Thank you very much. Hindi ko na kasi kaya yung maghapon. Like na, wala tayo ng boses. Mahirap. Pinipisod yung boses ko kasi mamaya meron. Kasi si Mab, so si ating videographer. Hi! Meron po siya YouTube channel. Sir Mab. Direct Mab po. Direct Mab, yan. So, yan. Graduate namin siya ng BACOM, so ngayon yung pinipisod namin siya. Let's rock and roll. Eh, tama nga. Tawang nga tayo. Vlog tayo dito. Thank you, Mab. Thank you po. Okay, so maganda yung topic ni Sir kanina. Gusto ko lang i-share para hindi ko na mamaya, hindi ko na siya i-topic. Sometimes sa buhay natin, everyday, sa pagmamadali natin, sa sistemang madali sa buhay natin ngayon, meron tayong isang nanilimutan. Okay? Nanilimutan natin i-process ang lahat ng bagay. Diba? So, minsan, pag may nag-text sa atin, nang hindi natin nagustuhan, so, tendency natin, then di mo na siya na-process, magagalit ka na. Diba? Iba na yung reaction mo. Diba na, nagagalit ka na, diba? Hindi mo siya kasi, hindi pa siya na-process eh. Ayun ang, yung kay man, when you don't process things, ang nangyayari, yung respond mo, hindi na siya logical. Diba? Hindi na siya galing sa analysis, diba? Kaya minsan, pag pansinin natin na yung ating mga relationship, what's going on with our relationship? Mas tumitibay ba? O mas nagka-problema tayo? Diba? Kasi nga, hindi na natin napapwasan yung ibang bagay. And another is, minsan sa negosyo natin, di ba? Negosyo natin, minsan hindi na natin napapwasas eh. Di ba? So may nagpunta sa atin na something like that, ganito, nag-offer, tayo naman, ginrab na natin agad ang opportunity, bumili na tayo ng mga gamit, natingin mo, sinabi nung nag-offer sa'yo, kailangan mo kasi itong negosyo mo. So hindi mo na siya na-process. So what happened to your business? Ano nangyayari? Ito, dumagdag na yung dumagdag na yung mga bayarin mo, nabawasan na yung cash flow mo. Diba? So, merong nag-apply sa yung tao, hindi mo na na-process, hire mo, hired agad. Diba? So, anong nangyayari? Diba? Salip na naka sa manpower, nakatipid ka ng konti sa manpower, nagdagdag ka pa ng manpower, eh hindi naman manpower ang problema mo. Hindi naman manpower ang problema ng negosyo mo. Diba? So, minsan naman, ganun din sa work natin, di ba? Nabati lang tayo ng boss natin. Nagtampo na tayo maghapon. Hindi mo naman pinroses. Ba't ba siya nagalit? Baka may kakulangan ka. Baka may event. Hindi mo may susi. Di ba? Minsan ganun eh. Sabi nga ni Jim Rohn, we major on minor, di ba? At agad natin nagpiprepare ng mga events natin. Pag nangyari naman yung event, pag nandyan na, nalimutan ng mga mahalagang bagay, ribbon cutting, walang yung gunting, di man lang nalagyan ng ribbon, ay, yung pantang, di man lang naayos, di ba? So, sometimes you major on minor things and hindi na natin napoprocess, di ba? Pati tayo, kahit sa investment, di ba? Narinig natin, eto, mag-invest, kikita ka ng 40%. Meron pang ganun, 40%. Kumikita yung pera mo in a month. Saan yan? Diyan ko na lang nga, dadali ng mga pera ko. Di ba? So, hindi mo na na-process. What happened to you? Na-scam na tayo. Di ba? Ang dami mong hindi na po-process na mga bagay. Basta ka na lang nag-invest dyan. Di ba? Nakausap ka lang, napanood mo yung, binigyan ka na ng pamphlet. That will happen to you. Hindi mo na siya na ano, hindi mo na siya pinoprocess, so nagre-react ka agad. So what's happening? Diba, nasayang ang pera mo sa investment.
di ba? Nasayang yung pera mo sa na-scam ka lang. Lalo yung ito mga ano, lalo sa mga OFW. Alam mo sa mga OFW, ang dami kong kinu-coach every day. Almost every day, minsan dalawang beses pa ang mga kinu-coach ko. Ang pagkakamali nila yung ano nila? Bera na, gana? Pa. So, ang pagkakamali nila, alam mo kung ano? Yung pag may tumawag sa kanila dito sa Pilipinas, sabihin, mag-venture tayo sa ganito, mag-negosyo tayo. So, sila naman, padala na hindi na nila pinoprocess. Alam nyo, may isang kausap 2 days ago sa... Kung ano yung cellphone mo, may paano yung message? 2 days ago, una, nagpadala siya ng kalating milyon sa kapatid niya. So kasi sabi, may minigosyo sila. So ano nangyari? Nawala rin kalating milyon. Yung isa naman, 4 million. Diba? So ano nangyari doon sa 4 million? Nawala din. Diba? So kasi na, hindi na natin pinaprocess. Hindi na natin pinaprocess. Mamaya tuloy natin ha. So yun lang pala. Netupusin mo na. So yun, you process things ha. Bago tayo nagdi-desisyon. Mahalaga po yun. Kasi ito yung isa yung nating speaker si Ma'am Joyce. Padating na siya. Okay? So, process ang mga bagay bago tayo nagdi-desisyon. Okay? Alright, so thank you very much, believers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go.